Alam kong marami na sa inyo rito ang nangarap na maging astronaut balang araw at ang ilan sa mga dahilan natin noon ay para masilayan natin ang ganda ng kalawakan sa malapitan. Kaya naman, sigurado ako na narinig nyo na rin ang tinatawag nating NASA o National Aeronautics and Space Administration na minsan sa ating buhay ay pinangarap nating mapabilang sa hanay nila. Ngayon kaibigan, paano kung sabihin ko sa inyo na natupad na ng NASA ang isa sa mga pangarap nating magawa noong tayo ay mga bata pa lamang hanggang ngayon na mas malikot na ang ating kaisipan? Halina't sama-sama nating alamin. Kung totoo kayang natagpuan na ng NASA ang tunay na lokasyon ng langit o isa lamang itong hiwaga? Minsan ba ay pumasok na sa isip nyo ang katanungan na kung totoo ang langit ay saan natin ito matatagpuan? Noong May 18, 2021 ay pinublish ng American Satirical Publication ang isang top secret article na nagsasabing natagpuan na ng NASA ang tunay na lokasyon ng langit. Ayon sa article, ay noong February 8, 1994, may isang Hubble telescope ang nakadiskubre ng hindi maipaliwanag na bagay sa kalawakan. Ayon sa mga eksperto ay maaari na ito raw ang tinatawag na Silver City o ang kalangitan na located di umano sa pinakasentro ng kalawakan. Ayon sa reports, ay nakunan ang litrato noong December 26, 1993 kung saan kakatapos lang ayusin ng mga astronaut ng NASA yung Hubble Space Telescope na may kakayahang makita pati ang pinakadulo ng kalawakan. Ang nakakapagtaka dito ay nag-iisa lang ito sa napakaraming litratong nakunan yung telescope na ligtas na nakabalik sa command center ng NASA. Ayon sa isang researcher na si Dr. Mason at ilan pang mga analyst, ay hindi raw edited yung imahe kaya lang napaka-imposible ring tao ang nakatira dito dahil hindi kayang mabuhay ng isang organismo sa isang lugar na napakalamig. Walang hangin, walang araw at walang buwan kaya naman sinasabi nila na maaaring dito raw nakatira o namamalagi ang Diyos. Isa sa mga naging interesado dito ay sina former US President Bill Clinton at ang Vice President nitong si Al Gore. Inatasan nila ang NASA na mag-report sa kanila araw-araw tungkol sa kung ano pa ang makikita o madidiskubre nila na konektado dun sa issue. Ayon pa sa ilang source, ay sinubukan rin daw tignan ni Pope John Paul II ang nasabing imahe at nagsagawa ng secret meeting kasama nila President Clinton at Vice President Al Gore. Pagkatapos nun ay katakatakang naging tahimik ang Vatican at NASA tungkol sa issue at hindi na nila pinag-usapan pa ang mga bagay na to. Nakasaad din sa article na sinubukan raw itago ng US government ang impormasyon na to at hindi pinayagan ang mga scientist sa NASA na pag-aralan pa yung nakuhang imahe. Dahil dito ay napag-isip-isip ng mga tao na maaaring meron silang kakaibang nadiskubre na hindi na nila pinakita pa sa publiko. Kung titignang maigi mga kaibigan ay para itong isang malaking syudad na kumikinang. Kung babase naman tayo sa description ng Biblia tungkol sa kalangitan ay makikita natin na sa Revelation chapter 21 verse 21 to 25 nakasaad na ang langit ay kumikinang na parang kristal, gawa sa ginto, hindi dumidilim at hindi nila kailangan ng araw at buwan dahil ang Diyos mismo ang magsisilbi nilang liwanag. Kung napansin nyo mga kaibigan ang bersong ito ay parang paglalarawan din dun sa imahe dahil nagtutugma ang bawat salita dun sa picture.
Dahil sa napakarami at hindi matigil na mga conspiracy tungkol dito, ay naglabas uli ng statement ang NASA noong March ng 2002 na nagsasabing, yung nakunan daw ng Hubble Telescope nila noong 1994 ay hindi langit, bagkus ito raw ay ang UGC-10214 na mas kilala sa pangalang The Tadpole Galaxy na 420 million light years ang layo mula dito sa ating planeta. Medyo suspicious mga kaibigan para sa mga kagaya kong skeptic dahil nung una sinabi nilang hindi edited yung picture at maaari na ito na ang Celestial City of God. Ngunit makalipas ang 8 taon ay binabawi na nila ang kanilang statement. Noong August 16, 2001 naman, ay meron ulit isang litrato ang kumalat sa publiko kung saan, ayon sa TinEye, isang image recognition company, ay para daw itong isang malaking syudad na ayon pa sa ilan ay mga alien daw ang bumuo dahil imposible itong maabot ng tao sapagkat 50 million light years ang layo nito mula dito sa Earth. Kaibigan, kahit sino naman siguro sa atin ay mapapatanong kung meron nga bang alam ang NASA tungkol sa mga hindi maipaliwanag na bagay sa ating mundo, lalo pat sila ang may kakayahang maka-access sa kalawakan o sa kahit ano pang bagay na malayo sa ating mga normal na mamamayan. Hindi natin masasabing totoo pero hindi rin natin alam kung hindi pa ba talaga nila natuklasan ang mundo ng iba pang uri ng mga tao sa dami at galing ng teknolohiyang ginagamit nila. Ikaw kaibigan, hindi ka ba napapatanong at nagtataka sa mga ganitong kwento? Sa iyong palagay, ay nakita na nga ba ng NASA ang langit noong 1994 sa taglay nilang pambihirang talino at teknolohiya? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano-ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga.